Hi everyone, welcome back to my channel, and for today's topic is about update of our newly opened na business in Davao. So we have office in Davao, but it's not IEN, it's SEPT equipment and supplies. So ang kinikarry po namin is laundry, mga equipments like laundry machines, commercial machines, lahat ng appliances. But right now, we have a laundry shop in Davao and office. And we also cater trainings. So last September, last July, nandun kami. Last July 23, nagkanda kami ng seminar for laundry business. Then this coming September 10, we also have another seminar on about laundry shop business, laundry, setting up a laundry, and also my bonus topic about business registration, importance and obligation. So, if you have time or meron kayong nakilala na gustong magnegosyo at interested sa pag-business ng laundry shop, you can visit our page, SEPT Equipment and Supply Corporation or IEN Business Consultancy. Then, pwede nyo po kaming i-message doon and para mas mabigyan namin kayo ng details. But, you can, sa page naman namin, makikita nyo doon yung office ng Davao namin. So, basically, yung seminar is, ang topic niya is why laundry shop? Parang sa dami ng gusto nating pasukin business, bakit laundry shop? And also, ano naman yung importance ng business registration and obligation. Kaya nagkaroon ng tinandem namin si IEN and also si SEPT. Kasi para, for me since pinagdaanan ko na pag nag-business, dapat pag nag-negosyo tayo, alam natin kung ano talaga yung obligations natin as a business owner. Kasi, especially, kung halimbawa itong laundry shop na to, hindi naman lang din dyan 200,000 lang yung ilalabas natin. Because the machine costs 150,000 to 180,000 or 185,000 per set. So imagine kung 5 sets ang pipiliin mo, magkakaroon ka ng pwesto, magpapa-set up ka. So mga around 1 million to 1.5 million yung kailangan mong ilabas na capitalization. So kung hindi mo alam yung set pagsi-set up ng laundry and also obligation mo sa government, para sa akin mas magkakaroon ka ng problem or concern sa government in the future. So kaya very specific kami doon sa trainings kung bakit at paano natin ma-avoid yung penalty. Avoid meaning kasi parang for me prevention is better than cure. So is it very important for us na pag magbi-business tayo, alam natin yung mga possible na obligation. It's not just possible, yung talagang mga obligations natin. Kasi hindi natin yun pwedeng iwasan. Kaya lagi kong tanong pag magbi-business is, what's your objective? Kasi doon talaga magkakaroon ng linaw or ng clarity yung magiging decision nyo pagdating sa negosyong papasukin nyo. Kasi kung halimbawa gusto mo lang mag-business dahil nakita mo yung kaibigan mo nag-negosyo, I think meron tayong magiging problem in the future dyan. So, para mas may clarity, para mas may direction yung gusto nyong pasukin negosyo, mas maganda na alam nyo lahat yung mga possible na or obligations na ninyo. So, thank you so much again, and please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos na ina-upload ko tulad dito. Thank you!